Panginoon, umawit ng kagalakan at dugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, humawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang nakapipinsala sa iyo naway panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, o Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi na tapot naghirap, maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansay aming kasaglakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak, sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay, bayaan na ako'y mabalik sa lupa. Masarap pa sa akin, ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lumhang mabigat ng aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap.
Mabuti pa ngayon na ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga paguyam. Noong panahong iyon, sa Ekbatana Media ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal. Ngunit bago siya masipingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong si Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya na isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Yan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpamatay ka na rin. Hindi namin gustong ika'y magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais niyang magbikti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili, "hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tsak nasasabihin nila sa kanya, 'Iisa anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas, para kung itunulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao.'" Kaya't nooy din humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon din tinugon niya ang kanyang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila ay tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamon lingkod. Ayon sa matiwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain ang pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob sa iyong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, alleluia,
Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay rin walang anak. Gayun din ang nangyari sa 3 at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam niyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na nagbabagang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Minsan ba ay nanalangin ka na ba sa Diyos na buo ang panalangin o unfiltered conversations kasama ang Diyos? Yung panalangin na binuhos mo ang laman ng puso mo dahil bigat na bigat ka na. At minsan, sa pagbuhos mo ng laman ng puso mo sa Diyos, may mga kasamang luha ang iyong panalangin. Ito po ang narinig ko natin sa ating unang pagbasa. Si Tobit at si Sarah, parehong nanalangin sa Diyos. Binuksan nila ang laman ng puso nila sa Diyos. Lahat ng kanilang iniisip, lahat ng kanilang takot, lahat ng kanilang pangamba, binukos nila sa Diyos. Maganda rin po no, sa atin bilang mga Kristiyano, kapag tayo po ay nananalangin, ibuhos din natin ang ating puso sa Diyos. Huwag tayo mahiyang kausapin ang Diyos. Hindi kailangan magpagalingan pagkausap ang Diyos. Kailangan lang natin na maging totoo sa harapan ng Diyos. Huwag na magmaskara. Huwag na magbait-baitan sa harap ng Diyos. Alam niya tayo at kilala niya tayo. Lumapit tayo sa harap niya ng buong buo. Walang maskara, ang laman ng puso ang ating dala. Kausapin ang Diyos ng unfiltered. Di ba? Ang filter minsan pinapaganda niya yung subject niya.
Kaya ho yung iba, tuwan-tuwa pag may filter. Kasi ang ganda ko naman sa filter na ito. Kaya tuwan-tuwa. Pero pag tinanggal mo yung filter, yun, ayun na yung katotohanan. Sa atin din po, pagkausap natin ng Diyos, huwag natin lagyan ng filter na parang ang ganda-ganda o ang galing-galing natin sa harap ng Diyos. Kausapin natin ng Diyos na laman, kung anong laman ng puso natin. Real and unfiltered conversations with God. At nakatitiyak naman po ako na pag nagdadasal tayo rito sa harap ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, kaya natin maging totoo sa Kanya. Kahit sa pagiging totoo natin ay lumuluha na tayo habang hinihinga natin sa Kanya ang bigat ng ating dibdib. Okay lang yun. Ito yung narinig natin sa ating unang pagbasa. Si Tobit at si Sarah, hininga sa Diyos ang bigat na nararamdaman nila sa kanilang dibdib. At ang Diyos po, dinidinig ang ating panalangin. Hindi hubingi ang ating Diyos. Nakikinig lagi siya sa atin. Kung kailan niya sasagutin ang ating panalangin, yun ang bahala. Doon tayo maging mapagpasensya. Minsan, aminin natin, tayo mga Kristiyano, pag nagdasal tayo sa Diyos, gusto natin na kukuha natin agad. Parang vending machine, may sinuksok ka, may makukuha ka. Hindi ho ganun ang Diyos. We should learn also to become patient in waiting for our prayers. Huwag manghinawa sa pagdarasal. Kung minsan ang panalangin mo ay hindi pa sinasagot ng Diyos, maging mapagpasensya. Sasagutin ho ng Diyos sa tamang panahon ng ating panalangin. O kung hindi ho expected natin ang sinagot, God gives more. Kasi ho, matindi po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang po natin bilang mga Kristiyano, sa ating pagtugon sa Kanyang salita, ay maging totoo sa harapan Niya. Unfiltered and real. Totoo, binubuhos ang laman ng puso sa Kanya, nagiging totoo sa harapan Niya. Dinidinig ng Diyos ang taong totoo sa Kanya. Totoong nananalangin, totoong nananampalataya. Kaya po magandang paanyaya sa atin ng ating pagbasa ngayon na paano ba tayo nananalangin sa Panginoon? Totoo o filtered? Pinapaganda natin ang ating mga salita. Lumapit po tayo sa Diyos ng totoo. Kung may bitbit man tayo sa ating mga dibdib ngayon na nabibigatan na talaga tayo, ihinga sa Diyos. Siya ay nakikinig sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ang muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat naniwala tayo sa pangako ng iisang nabubuhay na magmuli sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo, Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami.
Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating panalangin para sa Yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay at ng lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin at itaas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumika sa iyong katapatan, kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay naroon
upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay iyong tulungan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mabagmahal, paghaharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal. At maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
mo, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.